dikit pala to, no? 3-2, muntik na rin si Jay Black dito. Pero yun nga, well-deserved win para sa akin. Siya talaga yung nanalo dito sa laban na to. Base dito sa footage, hindi ko naman napanood ng live to. Welcome back to Break It Down! Ngayong araw na to, ang papanoorin natin na laban ay mula sa Universiculo 9, parte ng Isa Buhay 2021 Tournament. Ito yung laban ni Zen Luke tsaka ni Jay Black. Simulan na natin. Patouts palagi, Rapolo. Tuloy-tuloy tayo. Miss na namin kayo, mga fans natin mula sa Visayas at Mindanao Division. Shoutout sa Real Jokes Clothing, Workaholic, Villainwear, Hypebeat, 1870, A to Z. At syempre, silipin nyo to bagong mga represent collabs ng Flip Top at Hypebeat. Ito yung shirt. Silipin niya lahat ng mga detalye nandiyan sa intro. Pinag-usapan na nila na mauuna daw si Zen Luke. Isa Buhay 2020 semifinals. Pakinggan natin. Unang banat, Universiculo 9, Zen Luke. Pag siya gumawa ng bara, malabo ang pagkatagpi at paghatid. Pilit na paglalaro sa salita, yan ay akin lang nabatid. Tuturuan kita pagkat mali ang kapatid. Sa kabilang buhay ka pumila at yun ang linyang pangtawid. May nagsabi na bang magaling ka? Nanguuto siguro. Parang monghe, binibilog kanyang ulo. Yang galawan mo at stilo, di ko maarok yan iho. Marami ka bang kakaining bigas, ba't nagtatampo ka dito? Sugot na parang toro, dugo niya pang abono. Yung napansin ko yung pasok ni Zen Luke dito, sobrang abrupt, hindi na siya naglagay ng mga palabok na intro para i-set up yung expectations ng nanonood o nung nakikinig. Diretso atake na siya out the gate. Ilang buhay ka pumila at yun ang linyang pangtawid. May nagsabi na bang magaling ka? Nanguuto siguro. Parang monghe, binibilog kanyang ulo. Yang galawan mo at stilo, di ko maarok yan iho. Marami ka bang kakaining bigas, ba't nagtatampo ka dito? Sugot na parang toro, dugo niya pang abono. Bugo ka sa Rapolo, tulog ka sa tunog. Pagkat yung lukmala Apolo, luhod sa nakapolo. Tuhod niya marupok na parang lolo. Sunog ka at tubok, tsaka pugot ka sa purok na malabolo. Maglaban tayo kagaya no sa Cebu. Medyo nag-exhibition siya ng rhyming skills niya doon, internals, multis, doon sa part ng round niya na yun. May kita mo na ibang-iba yung construction mula doon sa simula niya. So ipinapasok niya dito, hindi niya ginagawang parang iisa lang yung format ng pagkakastructure ng rounds niya. So dito, parang ibang section na naman ang round niya itong mga multis dito. Marami ka bang kakaining bigas, ba't nagtatampo ka dito? Sugot na parang toro, dugo niya pang abono. Bugo ka sa Rapolo, tulog ka sa tunog. Pagkat yung lukmala Apolo, luhod sa nakapolo. Tuhod niya marupok na parang lolo. Sunog ka at tubok, tsaka pugot ka sa purok na malabolo. Maglaban tayo kagaya no sa Cebu. Kung sa'yong pakiramdam ni kay Dinaya, tanong mo kay GI at kay Krega, paano ko sila kinatay sa Bisaya? At kung di ka naghanda, tsak malalagari ka ngayon. Nung sinabi kong binuhos ko lahat kay Harlem, kalahati pa lang yun. Masamang tinapay ang ibibigay. Total gutom ang dahilan kung bakit todo hamon yan. Pag nakasagasa ka ng inkanto, tandaan mong lulobo ang iyong tiyan. May maitim palang balak sa akin itong animal na to. Lilinisin ko kalooban mo, ang tawag doon, imbalsa mo. Di ko na kailangan ng mariwana para ang langit ay tawirin. Pag ako ang nagpausok, yun ay kandila na itim. Batid ko sa nakaraan ng iyong bawat maling galaw. Ako'y mata ng ipo-ipo na bumabalik tanaw. Gusto mong konsepto ay barilan, kasi sabi mo ikaw si Cardo. Wala ka pang pangalan, sa makatuwid wala pang rango. Kahit di siya kilala, kahit wala siyang bilang. Pagdikit sa baho, kalabog. Parang sumisindi na diwente itong maliit na tao sa bog. Sa akin kabigo, sa mga titik na lito, salitaan man ay banayan. Matik gamit ko, talatang lirikal ito. Pag sinalang alam na kagad, laging ganito at walang tigil at hinto. Talinghagang walang patawad, dahil ang ginto mananatili na ginto. Kahit saan pa yan mababan. Isang dating seryoso, naging puro patawa. Prinsipyo iniliban, ako bitbit ko sarili kong estilo. Simula sa umpisa, ang tawag doon paninindigan. Kasi kung tunay ang tunay, hindi na kailangan ibahin. Mahahanapan mo ng buta
oras pero di mo kayang gibain. Ihahatid kita kay San Pedro at kung ang tanong ay bakit, magiging masaya ka sa paraiso yang iti mo abot langit. Panay drama pa sa laban, karakter mo kaumay, pampunas lang sa pwet yung papel mo sa buhay. Nakachamba sa torneo, sa dalawang una na laban, pamahiing oro, plata, mata, ikatlong hakbang mo kamatayan. Unang bala, check! Okay, yung round 1 is end. Look, napansin ko dito, maliban dun sa abrupt na pagpasok niya, yung pacing niya dito, no, kumpara sa mga nakaraang battles niya, na nagbibigay siya ng time para sa... Siyempre, dati may crowd yun. Ngayon dito, siyempre, quarantine battles, nanonood lang judges, limited na tao. Dito, parang hindi na niya binibigyan ng time huminga or mag-isip or mag-react at mag-ponder dun sa mga lines niya. Napapansin ko, walang kahit konting buwelo o silence. Sunod-sunod niyang dinideliver yung mga linya niya dito. In typical Zen look fashion din yung writing niya na gumagamit ng mga tayutay, ng mga, yun, mga personification, yung mata ng ipo-ipo, magbabalik tanaw, yung may binanggit siya kanina, yung pagtatampo sa bigas. So yun yung usual na style niya na, yun nga, iniimay sa kanya lagi ng mga kalaban niya na gumagamit lang siya ng mga proverbs, mga kasabihan, mga pamahiin tulad ng mga engkanto, pag nakasagasa ka, lulobo yung tiyan mo. Pero dito, nagawa niya pa rin masterfully in terms of writing and yung confidence niya dito sa round 1. Kitang-kita mo na kumpiyansa siya sa material niya. At siguro, warming up pa lang siya dito sa round 1 dahil di ko masasabing merong one-liner dito na masasabi ko na nag-stand out dahil more on, yun nga, maliban dun sa mga laro niya sa tayutay is nag-exhibition na siya ng rhyming dito. Twice. Dun sa second part after ng intro niya, pati yung sa may bandang dulo na halos holo rhyme na rin yung pagkakabuo ng mga bara. So yun, solid na round 1 kay Zen Luke. Tingnan natin yung gagawin ni Jay Black dito sa round 1 niya. Tapay ka natin! Bayan! Tangin na itong binuo ni Craig sa test tube at sex tube at Celsius. Pagit ng fight mo. Anong maliit na tao? Kumpara sa'yo, mas mataas pa Fahrenheit ko. Celsius Fahrenheit. Tangin na, naliit ka daw sa flight mo. Bastos na ulit si Eric Pons. Mataas Fahrenheit ko. So, inano niya yun. Tingin ko pre-med dahil sa detalye ng rebuttals. Na yun nga, sabi ni Krega, si ano daw yung, si Zen Luke daw yung parang eksperimento niya na nilagay niya sa test tube. Celsius, yung nilaro niya dito, Fahrenheit. Bayan! Tangin na itong binuo ni Krega sa test tube at sex tube at Celsius. Pagit ng fight mo! Anong mal... So totoo nga, hindi nga siya rebuttal eh. Parang ginawa niya lang parang opener. Pero yung pagkaka-deliver niya kasi putol-putol eh. Parang nag-i-indicate na... Hindi ko alam kung sinadya niya na ganun, parang mukhang on the spot. Pero parang hindi siya... Hindi ko siya masasabi na rebuttal dahil wala naman siyang binalik na linya eh. Eh na tao, kumpara sa'yo, mas mataas pa Fahrenheit ko! Celsius Fahrenheit. Tangin na, na-late ka daw sa flight mo. Bastos daw ulit si Eric para sa pamasahe mo. Tangin na to, wala sa hulog. Akala ko malalim mag-isip. Malalim lang pala yung tulog. Tarara! Tarara! Walang linyang sasayangin parang adik sa coca. Sobrang dami ng suntok di kayang bilangin ng punch-tracker ni Ryan Garcia. Mga handa ko ngayon, mapapa-worth it kahit si Maria. Dapat mong malaman na walang personalan, oo, normalan, pero yung suntok galing kay Saitama. Kinengkoy ko lang lahat, si Lil Strax naging si Cabby. Putol-putol naman yung clown parang si Baggy. Kaya kung maging seryoso to Gagi, wala ka nang dapat ikagulat pa. Parang si Obito sa Naruto, mukha lang hindi seryoso nung umpisa. Kala mo, kaya pagkasapak, magpa-fly high, malakaraso no. Pagbagsak, silid sa kabaong parang kaboto. Nakakabasa ng enerhiya to.
Yeah, nakakabasa ng enerhiya to. Nakakasat. Puro anime reference yung opener ni J Black dito ngayon. Siguro nakatatlo siya. Dalawa siguro doon, di ko na-gets o di ko kalala yung Kabuto. Gi, wala ka nang dapat ikagulat pa. Parang si Obito sa Naruto. Mukha lang hindi seryoso nung umpisa. Obito, Naruto, hindi ko kalala. Kaya pagkasapak, magpa-fly high, malakaraso, no? Pagbagsak, silid sa kabaong parang Kabuto. Nakakabasa ng enerhiya to. Yeah, nakakabasa ng enerhiya to. Nakakasagap din daw ng aura si Bobo. Malas mo lang gago pagkat di mo napansin ang presensya ni Tetsuya Kuroko. Kala mo makakalusot ka na? Porkit sa gate ako lang ang bantay? Ay, nice try! Malas mo lang bay dahil ang magbubukas ng gate ay si Might Guy! Susulitin ko ang bawat minuto parang bata sa pisonet! Ewan ko na lang kung di ka mainsulto ko ang lalampaso sa'yo dito kaya ang estilong di mo bet! Estilo niya lang daw ang may kalidad! Yan pa lagi sigaw nito ni Zen Look! Pasira ang quality mo, Brad! Parang picture pag in-upload din sa Facebook! Pagpunta, pasahero ka pa ba pag-uwi? Cargo na lamang, sobrang dami ko nang pinatay malak. Cardo galawan sa torneo Galalia Fai. Kaya si Gago, mamamaalam pagkatalo na tong pambato ng CDO. Carlo paalam! Bibiyakin kita sa pito, wala panjeya. Sisiguraduhin ko na pera-peraso parang IKEA. Hiwalay yung katawan. Lalo't may pandemya, magkakalat-kalat parang pulo sa Southeast Asia. Sabi ni Sir sa'yo, tuloy lang. Habang kumakahol si Bantay, ikaw naman pasok agad. Kasi sa labas matagal ka nang nag-aantay. Mga balat mo makikita sa lapag. Pag sa laban na to ako ay magkakalat. Kasalanan mo pagkat naniwala ka agad nung sinabi ng amo na yung aso niya hindi nangagagat. Kaya sige, di ba? Nabanggit ka na ng Encanto, Duwende. Animal, gawin mo yan hanggang sa matapos. Magbanggit ka na din ng lamok. Total uso ngayon si Wamos. Pero kung yan lang din ang gagawin mo, sa kampyonato hindi ka makakalapit. Huwag mo akong pakitaan ng rounds na malajaw na. Kasi sobrang pangit. Tayo pa lang balat, Zed Lupa. Okay, yung round 1 ni J Black. Siguro maliban dun sa mga hindi ko naintindihan na references niya ng mga anime, yung mga abot natin na references, tingin ko hindi din ganun lumanding yung ibang punchlines ni J Black dito. Although yung delivery niya napaka-confident. Siguro parehas nung kay Zen Look, wala akong masabi na highlight na isang linya na pwede kong masabi na yun yung pinakamagandang linya. Yung pagkakasulat nila nung rounds nila dito, hindi punchline driven. Usually nasa rhyme scheme driven. Si ano naman, si J Black. Reference, puro references yung ano, CDO, Carlo Paalam, yung mga ibang ano pa, anime niya, Naruto, siguro dito sa round 1, mas nagustuhan ko yung content nung kay Zen Look. Mas naintindihan ko rin yung buong ano niya, mas pang-universal ka, kahit sinong judge yung nanonood man yan ng anime o hindi. Kumbaga, may intindihan talaga. Yung parang naparami kasi ni J Black masyado yung anime references niya dito na sunod-sunod sa round 1 niya. And yun nga, may mga linya na tinatry maging punchline pero tingin ko hindi enough para masabi mo na haymaker or parang makapag-tilt ng favor papunta sa kanya dito sa round 1. Performance-wise, sakto lang sila pareho. Tingin ko meron pang mas malakas na round silang ilalabas dito. Pero round 1 kay Zen Look yun para sa akin. Tingnan natin yung round 2. Natin, tinalo ka ni Lip Gram sa Cebu pa mismo na ganap. Tinarantado ka't ni Yorakan ginawawan at lahat. Akala ko ba manalapu-lapu, matapang susugal? E ba't napaalila ka sa dayuhan sa sarili mong lugar? Isang taon hindi lumaban, dahil sa pandemya, parehas tayo. Pero bakit kulang yung sabik? Boomerang! Puro lang paikot ang iyong pagbabalik. Habang ako, mas tumubo lang yung sungay dila sobra yung tarik. Parang sinabit si Julian, pagkat lumutang yung bagsik!
Ito ehemplo ng kabataan. Eh, nagkamali lang si Rizal. Sinasabi mo puro mali na parang nangungumpisal. Nakitaan ng potensyal, pero di na nagkatotoo. Para siyang manananggal. Pagiging halimaw niya, hindi buo. Tumutulong ka sa Cebu, mag-organisa sa gubat, masasabi ko salamat, pero baliwala servisyo mo, tong laban ay walang patawa. Papansin mo kanina, Encanto, ngayon manananggal naman yung reference niya. So yun nga, nagsistay true talaga si Zenlook sa style niya. Hindi nyo sinabi niya kanina sa first round na umabot siya ng malayo sa torneo gamit yung sarili niyang estilo, hindi yung kumukuha ng estilo sa iba't iba na patsi-patsi. So yun yung parang... kumbaga proud si Zenlook sa fact na yun. Although yun nga, tingin ko na nasabi ko na rin yata to dati sa ibang review ko sa battles niya na parang hanggang kailan niya magagamit tong ganitong style dahil there's only so much parang na mga kasabihan at mga proverbs na pwede mong paglaruan. Paano pag naubos na yung ano mo, yung reservoir mo ng ganung mga punchlines. Doon ako nagiging curious kung paano gagawin ni Zenlook or paano niya i-reinvent yung sarili niya. Kung sakaling maubusan na siya or yung mga judges mamanhid na sa ganung style. Dahil kung, halimbawa, first round niya, maganda siya pakinggan. Sa round 2, parang kung ganun pa rin yung gagawin mo, papunta sa round 3. Tapos medyo... may variety yung ginawa ng kalaban mo, doon ka magiging dehado kasi mas lulutang yung ginawa ng kalaban na sabihin na natin yung sarili mong estilo yan, pero yun nga eh, merong tinatawag natin yung nade-desensitize yung mga tao sa kahit ano pa yan, kahit na steak pa yung ulam mo, pero kung araw-araw yun yung ulam mo, magiging hindi rin masarap yan sa panlasa mo eh. Syempre kailangan din ng variety. So yun lang yung parang tingin ko dito na disadvantage sa ganitong style. Although, knowing Zenlook at kung gaano ka-creative tong tao na to, alam ko naman na marami pa tong tricks sa up his sleeves na hindi pa niya inilalabas. Hindi natin alam kung ano yung mga kaya niya pang gawin. Pero so far, itong ganitong estilo na pinanindigan niya is nag-work naman nung mga... even before nitong mga laban na to. I mean, nung una kong ni-review na laban nila ni GL, talagang nagulat ako sa unang panood ko kay Zenlook dun. So, yun. Tuloy natin. Sabik, boomerang, puro lang paikot ang iyong pababalik habang ako, mas tumubo lang yung sungay nila sobra yung tarik, parang sinabit si Julian, pagkat lumutang yung bagsik. Ito ehemplo ng kabataan, eh, nagkamali lang si Rizal, sinasabi mo puro mali na parang parang sayang yung punchline na yun, yung sinabit si Julian, pagkat lumutang yung bagsik, kasi hindi siya directed kay J Black, parang medyo self-uplifting na bars yun. Sobra yung tarik, parang sinabit si Julian, pagkat lumutang yung bagsik. Ito ehemplo ng kabataan, eh, nagkamali lang si Rizal. Sinasabi mo puro mali na parang nangungumpisal. Nakitaan ng potensyal, pero di na nagkatotoo. Para siyang manananggal, pagiging halimaw niya hindi buo. Tumutulong ka sa Cebu, mag-organisa sa gubat, masasabi ko salamat, pero baliwala servisyo mo, tong laban ay walang patawad. Grasya kat biyaya, hulog ka ng langit, yan ang napulot niyang papel. Ang laban na to ay aborsyon kung ika'y nahulog na anghel. Gustong siya ay sambahin, pero kailangan pa ng kasama sa paghawak ng kanyang tinta. Marami ang kamay, di ka Panginoon na Shiba. Pag sa entablado na sinalang, wala kong bala na mahina. Ako'y buntis na tikbalang pagkat ang dinadala may sipa. At ba't ka ba makurap-kurap? Pakurap-kurap. Ako'y kanyang malapit na niya makompleto lahat ng laman lupa. Encanto, manananggal to, tikbalang. Dala ko, may sipa. So yun, ano na naman. Parang patungkol na naman sa kanya. Parang may potential na parang pwedeng maging isa sa mga creative lines, pero hindi siya puntos eh. Pag sa entablado na sinalang, wala kong bala na mahina. Ako'y buntis na tikbalang pagkat ang dinadala may sipa. At ba't ka ba pakurap-kurap? Pakurap-kurap. Ako'y kanyang minamata ng palihim. Dudukutin ko mata mo, ganyan ako magnakaw ng tingin.
nakilala sa paggamit ng tayutay, kaya natamuan kasikatan, mga salita ko na mabulaklak ang nabigay bango sa aking pangalan. Hindi lang basta sulat, gandahan mo din ba di? Dapat may obra sa papel na parang origami. Di nabibenta mga tulad mo, dahil natuto na yung masa. Yang dila mo putol, ganyan kumuha ng panlasa. Di ako yuyuko sa'yo, kaya pasensya ka na bata. Taas noo ako palagi nakasinta sa mga tala. Sa laban ko kay GL, isa ka sa hurado nun, di ba? Sabi mo nakakaliit ang mga bara. Yan ang saktong pagkakasalin. Kaya kahit anong pambabatigos mo sa laban na to, di mo pa rin may tatanggi paghanga mo sa akin. Idolo ko si Lucas. Kaya sa round 3 niya kay G-Clown, ako'y sinubukan niyang magaya. Pero tono lang yung nakopya kasi yung sulat hindi mo kaya. Ang bon ka lang, ako'y bagyo bumaha kay Noah. Hintay ka lang sa gubat na parang Amazona. Nung napanood mo kong lumaban, ikaw at ang mga kagrupo mo tumalino, walang duda. Nagsilabasan kayo sa kahon. At ang pangalan ko Pandora. Kung sumulat siya tamad, eho di puta chong daipa ang hubog. Kung ang pipretuhin malakihan na isda, di uubrang katulad mong mantika na tulog. Hamon pa, ngayon ang hinahamon mo ay sayo na tinapa. Parang may masama na pangitain, delikado ang iyong hinaharap. Tayo pa lang ang banat. Okay yung round 2 ni Zenluk. Maganda pa rin yung ano niya, yung sulat niya. Pero tingin ko may hindi ito yung the best na output ni Zenluk na nakita ko. Kumbaga yung round 2 niya kasi yung mga magagandang linya is about himself. Hindi siya directed kay Jay Black. Yun nga, binanggit niya yun, yung paggamit niya ng tayutay. Parang sinabihan niya na yung pagsusulat, lagyan mo naman ng art. Pero yun nga, sa round 2, tingin ko yung mga moments niya na may potential na mag-shine ay hindi rin ano eh, hindi siya parang hindi siya suntok kay J Black eh. Kumbaga ano siya eh. Braggadocio siya eh. Kumbaga tinataas mo yung sarili mo eh. Although maganda pa rin yung ano niya, yung delivery, yung linaw ng boses, yung confidence. Siguro tulad ng round 1, magiging better siguro yung round niya kung yung pacing niya hindi ganito kabilis. Para siyang nagmamadali eh, para siyang nirarush dito sa pagde-deliver niya dito. Para sa akin mas malakas yung round 1 niya dito sa round 2 niya. Dahil parang inulit niya lang din yung approach niya sa round 1. Mas maraming suntok dun sa round 1. Dito sa round 2, kung papakinggan mo yung or papanoorin mo yung performance, parehas lang, pero para sa akin yung content na pang score sa battle rap is mas solid sa round 1. Tignan natin yung round 2 ni J-Block. J-Block, pakinggan natin! Kaya doon kayo nagre-react sa mga para nitong kuto. Pero wala namang magalang sinabi. Lalo na pinanood mo na sa video. Parang nakita ko na to ang ganitong klase na senaryo. Parang pamilyar, parang nakita ko na to sa Kumu. Pangina. Yeah. Isa sa mga hurado na bumoto sa'yo, aminado. Na nadala lang sila sa pinakita mo nung live, pare. Si Harlem daw talaga dapat nanalo doon at sa boto niya siya ay nagsisi. Masyado daw kasi mabulaklak magsalita tong taga Mindanao. Kaya siya ay nadali. Kaya pinagsisihan niya yung boto niya parang pagboto niya kay Duterte. Si Lanceta nga pala yung nagsisi. Sino dito pinanood lahat ng mga laban sa flip top, yung mga solid talaga? Ako. Talaga? So, napansin mo na may mga narkaw siya na linya na dala. Sabi niya pa naman kay Harlem, buti na lang si Balakid, Patas, Sayad, Apok ang napili kong hangaan. Woo! Tangina mo! Halata naman iho, ikaw na mismo nagboko. Yung ako'y nabiyak na kawayan, nilalabas ko'y malakas at maganda. Nice G! Nostalgic! Kasi nasabi na yun kay Flake G! Ni Balakid! Yung sinaunang tao kailangan ng bato para makagawa ng apoy ay ang bot, ang lakas. Kasi nasabi na yun kay Mot, ni Batas. Ano yun? Magnanakaw ka, di ba? Check nyo. Exactong 10 minutes kay Balakid, 428 kay Batas sa mga video na yun, nag-base ka. Bakit? Para sa papuri? Para praised ka? Ano yun? Two birds in one stone, pre. Kasi idios din style mo. Kaya idol mo din si Apok eh. Kasi malikot kamay mo. Pare-parehas ng mukha. Hindi ba yun insulto? Pag ikaw ng gaya, okay lang. Walang asunto.
kalmado, tas biglang sigaw. Sa lawi ka inyong punto. Eh ang dami ng ikaw na may sayad na sa ulo. Kaya anong balati batasayad ako ang napili mong hangaan? Gago ang sabihin mo sila yung mga napili mong nakawan. Meron kang pinagmanahan. Si Krega, yung linya niyang bala sa door, di pwedeng di ko mapansin kasi sa kalaban ko yun ang galing. Di nyo masyadong napansin, konti lang kasi views ng battle namin ni Martin. Kaya yung stilo niyang angkin, abay bumagay din sa puta. Tamang salawikain kung anong puno siya ang bunga. Nasa YouTube ebidensya, di lang to gawa-gawa na drama. Ito na yung balik sa ginawa mong kamalian pagka-digital na ang karma. Di ako nagpatawa. Seryoso ang ginamit ko na paraan. Ngayon ikaw naman makipagbunong braso sa kamay ng orasan ngayong tumama lahat ng mali mo sa nakaraan. Kaya tapos ka sa husgado. Pag nanakaw ang siyang kaso, ako yung agila na pinadala ng amo. Di ka napasahan ng sulok, Prometheus ka lang gago. Dahil ninakaw mula yung apoy na binahagi mo sa mga tao. Isang angulo lang pero wasak ang karir ni gago. Open wounds pa ang dinulot kay gago. Ganyan talaga pag nahuhuli abang nanakaw, Zen. Bugbog sarado. Yeah. Time ulit. Okay, yung round ni Jay Black. Dito dinaan niya sa angulo. Nire-talk niya si Zen Luke. Sinasabi niya, naalala ko yun eh, yung linya ni Balakid na yun. Malakas, maganda. Yun yata yung elementary bars na sinasabi ni Balakid. Part ng scheme niya na yun. Na nagbanggit siya ng mga subjects sa school. Tapos yun yung elemento ng mga bara niya. So yun dito, ginamit ni Jay Black na ano yun, na angulo. And hindi lang yun, meron pa yung kay Batas. Ginamit daw kay Mott yung sa apoy. Tapos inano niya, tinayin niya dun sa Prometheus na ninakaw lang daw yung apoy na binahagi sa mga tao, sa mythology, si Prometheus. So, mas atake yung kay Jay Black dito. Although yun nga, kung papanoorin mo, or at iisipin mo yung kung sa performance lang nila, may isip mo na parang tabla eh. Na tabla tong round 2 eh. Pero yun nga eh, parang ang daming punchlines na potential na nasayang si Zen Luke para maka-atake dito kay Jay Black eh. So para sa akin, hindi pa rin naman hindi ko masasabing sobrang lakas nitong round nila parehas na to, pero parang dikit lang tong round 2. At kung judge ako dito, kung sa dami ng punches na may score, siguro mas papiliin ko si Jay Black dito sa round 2. Dahil nagkaroon siya ng, kumbaga umayos na siya, medyo makalat yung round 1 niya, nakakalatan ako sa round 1 niya. Sa round 2, akala ko para magiging ganun ulit, pero nagkaroon na ng form yung structures ng mga bars niya dito. At yung atake niya rin mas systematic na dito. Hindi yung parang kung saan-saan lang nanggagaling. So yun, dikit tong round 2, bigay ko kay Jay Black. Round 1 kay Zen Luke. Tignan natin yung round 3. Diba, Zen Luke, pagka natin! Magnanakaw daw ako! Yan ang sinabi niyang mabenta. Yang malikot na kamay, binanap na yan kay apok ni Lanceta. Kaya yung mga sinasabi mo na hugot mo lang yan sa panaginip, sa sobrang daming MC dito, hindi na bago na pare-parehas tayo ng naiisip. Ha? Pag may kalaban kang 3JS, dinadamay mo lahat. Pabida lang, di ba? Ba't di mo nalang aminin na gusto mo talagang mapabilang sa kanila? Isa si Bunga, napapataasan ka ng ihi eh. Dito pa kaya? Akala mo kung sino ka? Walang ni isang grupo dito ang gugustuhin maging katribo ka. Kasi nang bubugbog daw si Maki. Tas puti anak ni Strokes, tanyang kaululan. Magaling kumuha ng anggulo, ang tanong meron bang kabuluhan? Walang kahulugang mga salita, ihahalo niya sa insulto tsaka mura. Ilog pasig, mababaw na nga, puro pabasura. Alam mo anong rason ng galit at apoy ko? Alagad ako ng sining na binababoy mo. Sumisigaw ng, ma, daog na sad ko. Imbis itodo kanyang sulat, porkit nakasakay na siya sa aeroplano, kala niya nakatungtong na siya sa ulap. Gusto mong sumikat? Hindi yan ang tamang direksyon. Katas ng pagsusumikap, makakapawis sa iyong pagkakuhaw sa atensyon. Nandito ka para maglakbay, gawan natin yan ng paraan. Magiging maliwanag lang ang landas mo kapag sinunog kita sa daan. Sir Arik,
Pag-ayos na ang lahat, dayo mo ko sa kanila kung maaari. Maraming magagaling sa Visayas, pero may mahihinang na bahagi. Puro pantasya at wala daw sa realidad ang aking mga sulat. Pag ako nagkwentong barbero, siguradong makakalbo ang gubat! Huhulihin mo ang oro, pamamangka mo walang visa. Yung mga punchline niya na lumalanding, puro tukol sa kanya, hindi sa kalaban eh. Pag ako nagkwentong barbero, makakalbo ang gubat. At wala daw sa realidad ang aking mga sulat. Pag ako nagkwentong barbero, siguradong makakalbo ang gubat. Huhulihin mo ang oro, pamamangka mo walang bisa. Kahit magpasabog ka sa net na parang dinamita, sinuri ko ang berso mo, wala kong linya na nakita. Oo, dinahanap mga bara na parang yamashita. Wagas mababaliw, nag-aangas sa kadalinya. Kandas mapanghalina, atras mga bakas, maaagnas ka lang sa pila. Lakas bakat na gila, balagtas magbalangkas, taglay na dila. Katas ng taglagas ang lalabas pag nabaklas ang kanyang diwa. Di maarok ng karamihan ng mga istorya ko, aber. Guguho ka sa di maintindihang lingwahe. Tore ni Babel, 5 taon ka na sa liga. Wala ka pa rin bilang, mahinang nilalang. Ako lumabas, ako malakas na parang bihag nilamang. 18 lang ako nung unang lumaban. Kinabiliban na ng madami, sinasamba na sa mura na edad. Paraon na Tutankhamen, lahi mo taong tabon. Dugo mo tagalupa, ang ating tela ay magkaiba. Ako may bahid ng dugo ng Diyos, panyo ni Veronica. Marami nang magagaling sa gubat, mukhang napag-iwanan na tupre, na parang pagsisisi palagi kang nasa huli. Andyan na sila GL, mga baguhan, mukhang napag-iwanan ka na yata. Tinawag kitang anghel kasi lagi ka lang nasa likuran ng mga bata. Alam kong galing ka sa ibaba at nagmamadali kang maangkas. Ibibigti kita sa kisame, ganyan ako manghila pataas. Tas ngayon sasabihin mo na pasado kang bandayo. E sa loob nga ng Bisaya, sano sirap ka pang manalo. Panay banggit pa sa pangalan ko, iho. Mas kumunat lang ang dila ko, kakakagat ko dito. Nakakapaso ba ang iyong apoy na tinamo? Parang tira-tirang halaman sa pipa. Itataktak kita matapos ko gawing abo. Time for the ballot! Okay, yung round 3 ni Zen. Look, don't get me wrong na pag sinasabi ko na yung mga para ni Zen Look is tungkol sa kanya. Yung ibig ko sabihin, yung mga malalakas niya sana na bara. Kasi yung mga nakadirekta kay Jay Black na bara, hindi siya ganun ka solid eh. Hindi ganun ka solid yung landing ng mga direct attacks niya kay Jay Black. Pero pag yung tungkol sa sarili niya, dun yung parang potential sana maging quotable eh. Pero yun nga, yung mga bihag ni Lamang, panyo ni Veronica, may bahid ng dugo ng Diyos. And although yun nga, gaya na sinabi ko kanina na sobrang confident ni Zen Look dito, pakikita mo sa delivery, sa energy niya, tingin ko mas may improve sana kung nahanapan niya ng pacing. Pero tingin ko ang dahilan nito is sa cramming na din eh. Minsan pag nagka-cram ka na ng memorization, ang tendency is bibilisan mo na lang yung delivery mo eh. Para hindi mo makalimutan yung sunod na linya eh. As opposed to alam na alam mo yung material mo, na kahit kailan ka tumigil, alam mo kung kailan ka makakabalik. So mapapansin mo rin yun na parang rushed yung isang MC sa delivery niya eh. Kung tingin mo na parang minamadali, na nira-run through niya lang yung rounds niya, tingin ko parang either maikli lang yung time na nakapaghanda or late na nakapaghanda, naging cramming na. So yun lang naman yung napansin ko sa ni Zen Look. So round 1 ni Zen Look para sa akin yung pinakamalakas. Round 2, round 3 niya parang pareho lang. Mas pinakamaraming atake siya para sa akin sa round 1. Although all 3 rounds, maganda yung pagkakasulat ng mga linya ni Zen Look. Yun lang talaga, yung pagkabigas niya malinaw, pero yung pacing lang talaga yung nakikita ko dito na parang nanibago kay Zen Look, na parang nagmamadali siya. Minsan kasi yung tono at yung bilis at yung mga dramatic na pause, na malaking bagay yun. Akala mo wala lang yung silence, pero may papel yun dito sa art ng rap. So yun, parang yun time para huminga, para ma-realize mo kung gaano, lalo na kung multi-layered yung punchlines, tapos bibilisan mo lang. Yung mga judges, hindi naman mga robot yan na
Kumbaga, ikaw, alam mo yung mga punchlines na nakapaloob dyan dahil ikaw sumulat niyan eh. Or yung mga tropa mo, alam nila, mag-guess nila agad dahil pinractice mo yun sa harap nila eh. Pero sa mga first time makakarinig nun, hindi yun lahat makukuha nila. Kumbaga, hindi dapat, para sa akin, hindi dapat kinakaproud na ang hirap mag-gets. Kumbaga, dapat mas hinahangaan yung mas madaling mag-gets. Dahil yun yung, point mo dito eh, mas makapag express ka ng gusto mong sabihin in the shortest time, tsaka the most na mailalabas mo. So kung papahirapan mo makaintindi pa yung mga judges at mga tao, tapos magtataka ka kung ba't hindi nila na-appreciate, siguro kailangan mo rin mag-self-check na parang masyado ba akong caught up sa ego ko sa pag papakita sa kanila na matalino ako, na mahirap ako maintindihan. Dahil ibang klaseng talino rin yung may explain mo sa tao ng mas madali. Kumbaga, kung talagang naiintindihan mo ang isang bagay, kaya mong explain sa bata. Ganun dapat. Ganun yung parang sukatan ko ng mastery mo ng isang bagay. Kung kaya mo siyang explain sa bata, ibig sabihin, expert ka dyan. So yun, tingnan natin yung round 3 ni J Block. J Block, pakinggan natin! Tama na. Yan na ba yun? Binibilisan mo lang magsalita, pero parang di mo na kaya. Tore ni Babel, biang nilang ang tangin na kongres, marami kang libro na nabasa. solid point. Rebuttal siya. At the same time, observational na rin. Parang pinaalala niya sa mga judges o sa mga hindi nakapansin na nagmamadali ng delivery si Zendlok dito. Tapos binanggit pa niya yung mga pinagbabanggit ni Zendlok na lamang. Tapos ginawa niyang comedy. Congrats, marami kang libro na nabasa. Solid na opener ng round 3. Solid rebuttal. Isan mo lang magsalita, pero parang di mo na kaya. Tore ni Babel, biang nilang ang tangin na congrats, marami kang libro na nabasa. Apoy sa apoy yung laban, sino kaya sa amin ang makaabo? Puro pagyayabang sa sarili ang kanyang linyahan, kaya malabong mapaso ako. Adik ako! Hindi ako tinatabla ng mahinang bato! Ang inaalala ko lang, baka pagtapos natin magsunugan, eh baka malipram ako! Kayong mga nagmamalalim dito sa liga, kung may kasarian kayo, kayo yung mga bakla! Pilit niyong pinaparalanda ka na hindi kayo naiintindihan ng madla! Naiintindihan namin ang shit nyo, pero kung di nyo kayang intindihin ang shit namin, ay mabuti pang wala. Kung ayaw nyo sa aming libangan, eh sa CR nyo kayo na gumawa. Kaya anong pinagkaiba ng pagiging iba mo, kung kahit na anong bitaw ay hindi maiba to? Sa mga nagpapatawa, meron kang hatred. Kami ang napili mo na target. Pero kumukorni na din si Craiga, yung taong gumawa sa'yo, saktong Wesley Gibson ka sa wanted. Ikaw na mismo papatay sa sariling ama mo. Sa laban nyo ni Harlem, mga rounds mo umikot lang sa veterano angels ang lahat. Pero okay lang, isdang oro man o Harlem, nakahanda na ang lambat. Panayabang mo sa new age rap, yung linya mo, may leakage cap. Nakita mo ang halaga ng new era, pero di mo alam na mas mahal ang vintage cap. Yeah, sabi niya kay GR Zero. Solid nun, new era, vintage cap. Galing. Leakage cap. Nakita mo ang halaga ng new era, pero di mo alam na mas mahal ang vintage cap. Yeah, sabi niya kay GR Zero. Mas naniniwala sa kanya ang matatanda. Sabi niya kay Harlem, may respeto sa kanya mga nakatatanda. Paulit-ulit yung banggit na matanda bukang bibig. Paanong di pa balik-balik boomerang nakikinig? Kasi babasagin ka. Pabalik-balik boomer ang nakikinig. Boomerang nakikinig. Galing. Tanda. Paulit-ulit yung banggit na matanda bukang bibig. Paanong di pa balik-balik boomerang nakikinig? Kasi babasagin ka. Paano ko nasabi? Ganyan pag marupok, bumabalik sa dati. Pag sa proseso, di ka nadali, wala ka pa rin sinabi. Pag di ka nadaan sa paraan, basag ka pag nasagi. Sabi mo ang isa buhay ay aklat, at ikaw ang pamagat. Baka misminchin sa patatas kasi puro papalat. Pagulaan lang yan. Naalala ko yun ang Princess Sarah. Misminchin sa patatas, puro papalat.
Sabi mo ang isang buhay ay aklat at ikaw ang pamagat. Baka misminchin sa patatas kasi puro pabalat. Pagulaan lang yung concept mo, brother, kasi hindi ka alamat. Pero don't judge a book by its cover, kasi ang binibilang ay sapat. Ano? Yung tama ng kabuti, nawala ba? Meron akong payo, baka gumana. Yung utak mo para mas tumaba pa. Sunod mong tirahin ay yung taina ng baka. Kaya ano, Mr. One-Dimensional Rapper? Wala ka pa rin panama sa MC na 1-2 puncher! O pero sige. Sa matanda, ikaw na mabenta. Pero iba ko sa'yo, tol. Pagkat ako ay parang bidista, I'll make every Elder Scroll. O baka ako yung kwento nyo ng high school na pagtakot sa mga iyakin. Pagkat new school man o old school sa akin, may libingan sa ilalim. O bata man o matanda, tatatakan ko. Kulang ka pa sa gulang kaya... Yung mga kasabihan na sa mga school nyo, dati ng elementary ako, may dating ano to, dating mass grave, dating libingan. Sa mga iyakin. Pagkat new school man o old school sa akin, may libingan sa ilalim. O bata man o matanda, tatatakan ko. Kulang ka pa sa gulang, kaya malabong malamangan to. Mamarkahan ko ng puting yeso mga katawan nyo. Pagtapos nitong magtanda sa akin, hindi na matatandaan to. Parehas lang tayong ginagawa to para sa babae. Magkaiba lang ng baka ito. Ikaw ginagawa mo to para sa crush mo. Ako ginagawa ko to para sa nanay ko. Kaya mawawala. Ganda ng setup. Malalaman mo na successful yung setup pag napareact mo yung mga tao sa setup pa lang. To para sa crush mo. Ako ginagawa ko to para sa nanay ko. Kaya mawawala ang kinang ng bituin pagkagat ng dilim sa bola kristal. De, stilo niya lang. Stilo na yon. Talo ka pa rin. Pag yan lang ang kaya mo may makita sa talastasan to. Anong Zenlock Evil sa Thailand? Putang ina, baka J-Black versus Gore yung Dallas to. Fearless prediction yun. Alam ko, hindi pa... Base sa mga kwento sa akin, nauna yatang nangyari itong laban na to kaysa dun sa Goryeo Apex. So parang na-predict ni J-Block yung finals dito. Pinakamalakas na round yun, yung round 3 niya. Nung pisahan niya ng solid na rebuttal, yung boomerang na line, yung vintage cap, at solid. Solidong, ito yung pinakasiksik ni J-Block na round dito. At papunta sa dulo, parang ano sila, baliktad sila eh. Si Zenlock para siyang pahina. Although yung ano, consistent ni si Zenlock sa ano niya, sa delivery niya, sa pace, yung siguro yung number of punchlines, parang pabawas ng pabawas papunta dun sa round 3. Si J-Block naman, medyo sloppy yung first round niya. Second round, medyo nagkaka-form na. Itong round 3, malalaman mo talaga na ito yung pinaka pinagpuyata niya na round, dahil naisiksik niya lahat ng mga detalye dito, pati yung mga setups niya, may mga laro sa salita, tsaka yung mga punchlines niya talagang naglalanding ng solid. Yun, solid na round 3 kahit na nasabi ko na dikit yung round 2 ni Zenlock tsaka ni J-Block kanina. Sa round 2, kahit na makuha ni Zenlock yun, ang layo nung agwat nitong round 3 nung pagkaiwan ni J-Block kay Zenlock dito. Pero yun nga, ang decision ko kanina is Zenlock round 1, round 2 dikit, binigay ko ng bahagya kay J-Block dahil sa kakulangan ng atake ni Zenlock at sa parang naulit-ulit yung ginawa niya sa round 1 na hindi naman niya napantayan. Kaya binigay ko kay J-Block yung second round. Third round, malinaw na malinaw kay J-Block to. So, well-deserved win kay J-Block para sa akin. Universiculo 9. Tingnan natin yung scoring na to. Let up on Universiculo 9. Zenlock vs. J-Block. Maging ice pang beses para sa kanilang pareho. Solid the style clash yun.
Shoutouts nga pala, ano, si Raul Local Luxuria, puro ka, ano, isang buhay 2020, 2021 yung laban nga pala na to. Advancing sa tournament! Ang boto ng Urado, advancing sa tournament, 3-2, magingay para kay J Black! Yeah! At shoutouts sa kanila pareho! Dikit-dikit pala to, no? 3-2, muntik na rin si J Black dito. Pero yun nga, well-deserved win para sa akin. Siya talaga yung nanalo dito sa laban na to. Base dito sa footage, hindi ko naman napanood ng live to. So yun, Universiculo 9, Isa Buhay 2021, Zen Luke versus J Black. Sana na-enjoy ninyo. Abangan pa yung mga susunod na uploads natin dito. Soon, magsasama na ulit ako ng guests. I-comment nyo kung sino yung gusto nyong i-guest ko dito sa next episodes ng Break It Down. Maraming salamat. Hanggang dito na lang. Peace. I'm out.